Hello po, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol po dito sa nakikita nyong ito, yung main bar po at saka yung stirrups ng simply supported beam. Ito po yung kukompute natin, yung haba po nyan, no? Yung haba ng main bar at saka nung stirrups. Pero bago po natin na kukompute nyan na huwag nyo pong kakalimutang pindutin muna pala yung like, subscribe, tsaka yung notification bell. Ang gagawin po natin dito sa main bar, tsaka yung sa stirrups, step by step po natin kukomputin yan. Ang una po natin kukomputin itong main bar. Kung tapos na po kayong nagpindot sa subscribe, sa like, at tsaka sa notification bell, umpisahan na po natin yung computation. Ang una po natin kukomputin ay itong main bar, no? Ng biga. Bali, ang given po natin sa clear length is 4,500 mm. Meron din po tayong given na 350 mm na sa poste. Ang laki po ng poste natin is 350 mm by 350 mm. Yan po yung mga given natin sa bigang ito. Since ito nga po yung main bar, kukomputin din po natin yung hook niyan, no? Bali, ang gagawin po natin na ang diameter po ng biga natin, ng bakal natin is 20 mm diameter. Ang gagamitin po natin hook length 300 mm. Nakikita naman po sa plano yung haba ng hook length, no? Tayo, gagamit lang tayo ng 300 mm or 1 foot. Ito po yung main bar natin, no? So, meron dalawang hook. Yan po, 300 mm ang gagamitin natin. Sa plano, nakikita naman yan. Bali, meron tayong clear length. And then, meron tayong poste. Yung main bar natin, ang haba niyan, clear length. Ito po yon, dalawang side ng poste. At saka yung dalawang hook. Natig po 0.3. At ileles po natin yung concrete cover na 40 mm. Doon po, no? Dalawa pong 40 mm yon na ibabawas po natin yan. Yung main bar length po natin, yung haba ng main bar natin, 4,500 plus 350. Ito po yon plus 350. Ito yon plus 300 yung hook. Dalawang hook, 300. Minus 40, yung concrete cover na 40 mm sa poste, no? Minus 40 rin dito. Ang main bar length natin, yung haba ng main bar natin is equal to 5,720 mm or 5.72 meters. Ayun po pala yung haba ng main bar natin, no? Bali, clear length plus 350 plus 350 less yung concrete cover, no? Na dalawa plus pala yung dalawang hook na tigpo 0.3. Ayun po pala, ganun lang kadali, no? Ang susunod na kukomputin po natin yung stirrups naman ng biga natin. Okay, so dito po sa stirrups ng biga natin, meron tayong given. Yung hook length po natin, 9 dB or 9 times diameter ng bar. Ito po yun. Oh. Ayan, dalawa po yun. No? Yung bar diameter na gagamitin natin, 10 mm diameter. Yung stirrups, no? Concrete cover po natin na 40 mm pa rin po. Ayun, yung nasa sa beam, no? 40 mm. Yung width po ng beam biga natin, no? 250 mm. Yung depth naman niya, 450 mm ang gagamitin natin, no? 250 by 450. Yung section, no? Cross-section ng biga natin. Kukomputin po natin yung X at saka yung Y. Para makompute po natin yung Y, ileles po natin yung concrete cover sa taas tsaka sa baba. No? Ganon din po dito sa X. So, yung X po natin is equal to 250. Yun yung width ng biga. Minus natin yung concrete cover na 40 mm. Ito yun. No? Minus 40 mm yung sa kabila. Ito po yung X. No? Ganon po yung pag-compute ng X. So, mamaya po, itatimes to natin kasi meron sa taas, may sa baba. O, na-compute na po yon. Yung dalawang ito, no? Bali, ganun po pala. 170 mm po pala. Yung X. Ito.
250 minus 40 millimeter minus 40 millimeter, ito po pala yung x, 170 millimeter. Ang susunod na kukomputin, ito naman pong y. Ganon din po yung sistema ng pag-compute, no? Yung depth naman minus yung concrete cover sa taas tsaka sa baba. Yung depth natin is 450 millimeter. Ito yon, minus 40 millimeter na concrete cover sa taas, minus 40 millimeter na concrete cover sa baba. So yung y natin, bali is equal to 370 millimeter naman, no? So ito pala, 370 millimeter. Ito namang x, 170 millimeter. Ganun po yung pag-compute niyan. Ito pong y, times 2 yan, dun sa kabila, nakuha na po yung apat na side na yan. Ang puproblemahin na lang po natin, idadagdag, yung hook naman po. Yung hook, madali naman pong computein yan kasi given naman po yung bar diameter na 10 millimeter diameter. Yung hook length naman po, ayan po, 9 dB. Kaya hook length is equal to 9 times 10, no? Bali, ang hook length po natin, 90 millimeter. Ngayon, malinaw na po, no? 90 millimeter ito. Yung isa po, yung 90 millimeter. Bali, dalawa po yan. O, plus 90 millimeter. Idadagdag po natin yung dalawang yon. Malinaw na po na makocompute po natin yung haba ng stirrups. Kasi na-compute na natin yung itong perimeter na ito, itong bakal, no, na stirrups, no, na nakapaikot dun sa mga top bar and bottom bar, plus na-compute na rin natin yung hook. O, i-add na lang po natin lahat yan. Yun na po yung length ng stirrups natin. So, napakadali po ng computation, no? Ganito po yan, no? Yung length ng stirrups is equal to 170. Ito po yon. Plus 170, ito po yon, no? Plus 370, ito po yon. Plus 370, ito po yon. Plus 90, yung isa pong hook. Plus 90, yung pong isa pa rin pong hook. Bali, pag tinotal po yan, ang answer po ng yung stirrups length is equal to 1,260 millimeter or 1.26 meter. Ayun po yung haba po ng stirrups. Napakadali po pala, no, kukomputin itong apat na side na yon. Kunin po yung dalawang hook, ia-add lang po pala. Kuha na po yung haba ng stirrups natin. Okay, so ayun po yung video natin, no? Dito sa main bar at saka dito sa haba ng stirrups ng biga. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, at saka notification bell. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.